Punta po tayo sa bahay ni Tatay Punyong. Puntaan po natin si Tatay Punyong. Ano po ang naging sakit ni Tatay? Ito ang sakit ko. May bukula ko rito. Ben, alam mo. Ah, si Tatay. Ito po yung 3,000 na pinaabot po sa inyo ni Uncle B. What's up sa inyo mga kaliga? Isang magandang araw uli sa inyong lahat. Sa lahat ng mga subscribers dyan at sa lahat ng mga silent viewers ng channel na to. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat at naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga pagkakataon na to. Ayan mga kaliga, update ko lang kayo mga kaliga dun sa PABL Cayman Islands, ano, Ligang Pinoy sa open court na tinatawagan natin mga kaliga, no. So tapos na yung playoff nila. So bukas Friday, kasi Thursday ngayon dito, magsisimula na ang semifinals ng PABL Cayman Islands. So yun, at sigurado mahigpita na naman ang laban at for sure yun mga kaliga, at malalagay na naman tayo sa sobrang stress na sitwasyon, lalo na palapit na ng palapit ang finals o yung championship game ng PABL. At nakakatuwa lang mga kaliga, no, kasi sa haba, no, sa tagal ng liga ng PABL, so isang achievement na naman ang makukuha natin mga kaliga. Dahil matatapos natin ang isang basketball league. Alam mo mga kaliga, sa aming mga referee, no, ang makatapos ka ng isang liga, no, napakalaking achievement na yun sa amin. Yung bang may pagmamalaki namin yun sa lahat ng mga tao na nakakilala sa amin, sa lahat ng mga kabataan na nakakakita kung paano kami tumawag sa loob ng basketball court. Kasi ibig sabihin mga kaliga, kapag ang referee from the start, elimination, hanggang sa playoff, semifinals at finals, eh nando doon, naka-stand, ibig sabihin mga kaliga, eh talagang magaling na referee yan. Alright? So, bubuhatin ko na yung bangko ko mga kaliga, pero talagang totoo yon. Kasi merong mga referee na minsan kapag nabubuliglig, elimination pa lang, ayun, di na nag-referee, umaayaw na at hahanap na naman ng bagong liga. Pero tayo mga kaliga, iba tayo. No? Talagang kahit anong mangyari, tatapusin natin ang liga. At alam nyo naman yun mga kaliga, na ginagawa natin yung best natin. Walang personalan sa loob ng basketball court. Kailangan maging ano ka lang, pasensyoso ka lang. At igalang mo ang mga players. Alright, lagi mong i-share sa kanila yung mga principle ng isang referee at ang principle ng pagiging players para magkakaintindihan kayo ng mga players. So, yun lang mga kaliga, no. At gusto ko rin palang ipaalam sa inyo mga kaliga, no, nung nakaraang tawag natin ng playoff, yung huling laro, which is yung do or die na ng JA1 basketball team at ng Philippine Guardians 4 Wings. At ang laban naman ng sa pangalawang game, ang laban naman ng Trades Career at ng Saxon, eh naka-charity pa rin yun mga kaliga. At yung dalawang games na yun, ano, which is $60 ang kinita natin sa dalawang games na yun, ito po ang bibigyan natin, ano, ng tulong si Tatay Punyong, na interviewin ng aking hipag. So, panoorin natin ang video mga kaliga. Alright, let's go. Punta po tayo sa bahay ni Tatay Punyong. Punta po natin si Tatay Punyong.
Good morning! Anta tayo sa bahay ni Tatay Punyong. Magandang umaga po! Ito tayo! Sige tayo! Ay, kumakain sila Tatay Punyong. Sige tayo! Ito, paano mo ta? Kumakain sila Tatay! Si Ate Marisa. Gusto naman tay? Ito na lang na yung anihin ko. Na si Tatay. Ay, kumusta naman po si Tatay? Dito ka na eh. Ito naman po si Tatay. Pungad yan na ano ni laging sumasakit pa. Ano po ang kalagayan ni Tatay ngayon? Ano po ang naging sakit ni Tatay? Ito yung sakit ko. May bukol ako rito. Ben, alam mo. Ah, si Tatay. Ano yun tay? Inoperahan ka? Oo. Inoperahan ka. Tapos, araw-araw na gamutan ang inanin ni Tatay. Sa 26, sa Lunes, babalik na rin. Balik sa check-up niya ko yun, sa 26. Kikay mo naman siya. Ah, nakalaya na po siya sa chemo. Panilang chemo ng buka. Ay, tali. Ang ibig sabihin, tay, naka-apat na chemo ka na. Tapos sa 26, ganun pa rin. Apat pang apat na chemo niya na po yun. Para po yun sa... Pan-lima. Para po dun yun sa inoperahan nyo. Ano po ba ang naging sakit ni Tatay? Cancer na palang naging ano sa inyo, tay. Ito. Ito po si Uncle V, ito po si Tatay Punyong. Sa 26, balik niya na naman para sa chemo niya. Pang limang chemo niya na. Kaya yun sana yung gusto niyang hingi na konting tulong po sa inyo. Sige po Uncle V, sana po ay matulungan natin siya. Ayun nga mga kaliga, no? Yung unang pagkakataon na yung pinuntuhan muna ni Nerilyn, yung aking hipag, yung si Typhoon, in-interview muna siya. Kasi nung mga time na yun mga kaliga, no, hindi pa nakukuha yung pera, kapapadala ko pa lang. In-interview muna. Tapos, yun, nalaman natin kung anong sitwasyon ni Typhoon yung ano. Sinabi ko nga sa hipag ko, no, at na ipaka-extend na lang kay Typhoon yung na kahit sa maliit na bagay, ano, yung halaga na naitulong natin ay sana makatulong sa kanya. At although alam ko mga kaliga, no, na talagang napakalaking halaga ng gamutan ni Typhoon yung ano. At sa ngayon talagang sasabihin ko sa inyo, no, wala talaga akong kakayahan para ibigay yung pangangailangan niya. Para doon sa, kasi lifetime na gamutan na yan, wala tayong ganung source, ano, pagdating sa, kasi cancer na yung mga kaliga. Pero, sabi ko nga kay Typhoon yung, na kung ano man yung magagawa kong tulong, bukas palad ako na magbigay kahit papano, kahit sa maliit na halaga talang ko, na-appreciate naman niya yung ganun tulong mga kaliga, ano, kasi mga kaliga, kwento ko lang sa inyo ng konti, ano, si Typhoon yung noong kabataan ko, no, kabataan ko pa sa lugar namin, eh binata pa ako ng mga panahon, nagtitinda na yan si Typhoon yung ng ano, ng banana queue, babahay-bahay na yan. At nung nandito lang ako sa abroad, every vacation ko, pag nagbabakasyon ako, dumadaan talaga sa bahay yan. Alam niyang nasa bahay ako, ano, galing ako, magbabakasyon ako, dumadaan yan sa bahay at nagbebenta yan sa akin ng banana queue, ting meriendahan.
Kaya nakakalungkot na ganun ang sitwasyon niya ngayon, mga kaliga, no. Kaya yun, binigyan ko siya ng konting tulong. Inalay ko sa kanya yung huling playoff game ng pinagreprehan natin, mga kaliga. So ibabalik ko sa inyo ang aking hipag, mga kaliga, na si Neriling. Bumalik siya ron after makuha niya yung pera at ayun, binigay niya sa mag-asawa yung konting tulong natin kay Tatay Punyong. Panoorin natin, mga kaliga. Tatay ulit sa tatay, sa bahay ni Tatay Punyong, para bigyan natin siya ng kahit konting tulong. Ayun, go! Hello, Tay! Bumalik po ulit kami. Ay, gusto pong ipakatid sa inyo si Uncle B, na kahit pa paano po ay makatulong po sa inyo na sa paggamot niyo po. Ito po yung 3,000 na pinaabot po sa inyo ni Uncle B. Galing po yan sa Cayman Island. Yan po ay pinagtrabahohin niya sa dalawang referee niya po para po sa inyo. Ano po masasabi niyo kay Uncle B? Maraming salamat. Malaking tulong ko, Tay. Malaking tulong. Kayaan nyo tayo, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Lagi lang po kayo tumawag sa taas. Malalagpas sa inyo po kung anong problema po ang dumating sa inyo. Sige po, Tay. Salamat. Salamat. So yun yung mga kaliga, no? Naiabot na ni Nerilyn ng aking napakabait na hipag, ano? Kay Tatay Punyong ang tulong na dalawang laro na pinagreferehan natin doon sa huling playoff, yung do or die game ng PABL, ano. So yun, mga kaliga, at sabi ko kay Tatay Punyong na kung ano pa man sa mga susunod na pagkakataon magagawa kong tulong sa kanya, iaabot pa rin natin, mga kaliga, at alam ko na tuloy-tuloy pa rin ang ating pagre-referee sa mga susunod na araw, sa mga susunod na panahon. May mga liga pang darating sa atin, at yun, hindi mawawala yung pagtulong ko kay Tatay Punyong kung merong mga pagkakataon na makakatulong tayo. Alright, so yun na nga, mga kaliga, bukas Biyernes magkita-kita tayo sa basketball court, sa open court, semi-final round na ng PABL Cayman Islands League ng Pinoy. Tagisa na ng lakas ng mga OFW dito sa Cayman Islands. At overall naman, ano, after ng playoff, mababait naman sila, at meron lang konting minsan na misunderstanding, pero bandang huli, pag-ayos naman yan, mga kaliga. Basta lagi lang nandoon tayo sa gitna. Ipaliwanag natin sa kanila ng maayos na ang paglalaro ng basketball ay laro lang yan. Wala diyang dapat magsakitan o mag-aaway kapag wala ng oras na natitira, or kapag patay ang oras, no? Hindi natin papayagan yung mga ganong sitwasyon. At syempre, may mga experience naman tayo sa mga bagay na yan. Kailangan lang talagang naka-stand ang mga referee dyan sa gitna. Kailangan walang mangyaring anumang sakitan sa pagitan ng dalawang teams. So yung mga kaliga, alam ko sasamahin nyo pa rin ako sa aking adventure ng mga ligang basketball. At sana nandiyan dyan kayo lagi sa aking channel, mga kaliga. At syempre dun sa mga bago pa lang na napadpad sa aking channel, kung bago ka pa lang, suportahan niyo po ako. Pakipindot lang ang subscribe button at pakipindot na rin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga bagong upload na videos. So mga kaliga, dito ko natatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod kong vlog. Alright! Magkita-kita tayo sa semifinals ng PABL Cayman Islands. At syempre, mga kaliga, samahan nyo din ako sa bagong ligang bukas, ang One Sports Cayman Islands Season 2. Alright? Kasi yung Season 1, mga kaliga, natapos ko rin yan, napag-referehan ko lang rin yan, umabot yan ng almost 4 months.
At yan yung mga nandiyan sa mga video ko mga kaliga, no? Yung napakaraming videos dyan ng One Sports Cayman Season 1. At ngayon nasa Season 2 na. At alam ko mga kaliga, susuportahan nyo ako sa One Sports Cayman Islands. Alright mga kaliga, nandito na lang. Paalam. Love you all. Alright, let's go.